Tapos, i-cover po natin ng asin ang ating tilapia. Magandang good afternoon po. Welcome back to our YouTube channel, Ewik Mukbang. And for today po, magluluto tayo ng tilapia. Bali, dalawang paraan po ang ating gagawin. Ang isa po ay sinaing na tilapia sa gata na may kamyas. Ang isa naman po ay kinulob sa asin. Ayan. So, paano? Simulan na po natin. Una ay lutuin po muna natin ang sinaing na tilapia sa gata na may kamyas. Siyempre, lalagyan po muna natin ng asin ang ating tilapia. At make sure lang po na hinugasan po natin itong mabuti. Yan, makakadagdag lasa din po ito sa ating isda. Pagkatapos po natin itong asinan, babalutin po natin ito ng dahon ng saging. So, may dagdag flavor din ulit ito. Pagkatapos po natin ito balutan sa dahon ng saging, i-ready na po natin ang ating paglulutuan. Lagyan po natin ng dahon saging yung ilalim para maiwasan po natin yung pagdikit ng tilapia. Pagkatapos po ay, lagyan po natin ng kamyas sa ilalim. At ilagay na po natin ang ating tilapia. Ayan, kapag nasalansa na po natin, ilagay na po natin yung natirang kamyas. Lagyan po natin ng asin. At pamintang durog. Mas masarap po, mas madaming pamintang durog. At panghuli, syempre lalagyan po natin ng tubig. Bali, lulutuin po muna natin yung ating tilapia. Parang i-steam po natin siya. At ayan, pwede na po natin isalang sa apoy. So, lulutuin po natin ito ng 20 minutes. Balikan na lang po natin ito mamaya. After 20 minutes, yan, naluto na po ang ating tilapia. Ngayon naman po, lalagyan na po natin ito ng gata. Una ay ilagay po natin ang sibuyas. Sunod ay bawang. At luya. Lagyan din po natin ng sili, pangsigang. At siling labuyo. Ayan, mas masarap, mas medyo may anghang. At lagyan po natin ng gata. 2 cups po itong ilalagay ko. So, kapag nilagay na po natin yung gata, huwag na po natin itong takpan. Lutuin po natin ito sa loob ng 20 minutes. Habang niluluto po natin ang ating ginataan tilapia, lutuin na po natin ang niluto sa asin. So, syempre, kakailanganin po natin ng asin. Yung enough na asin po para makover po natin ang ating tilapia. Pagkatapos po nito, lagyan po natin ng tubig. Ayan, dinagdagan ko po ng asin dahil napadami po yung buhos ko ng tubig. Baka matunaw po lahat ng ating asin. Ayan.
So, na-ready ko po muna yung ating baking pan. Tapos, nilagyan ko po ng foil sa ilalim para hindi po dumikit ang ating tilapia. Lagyan po natin ng asin. At ilagay na po natin ang tilapia. So, yung tilapia po natin ay may kaliskis pa po. Tapos, i-cover po natin ng asin ang ating tilapia. Ayan, siguraduhin po natin na na-cover po natin ng husto ang ating tilapia. At isasalang na po natin ito sa oven. So, na-preheat na po natin ito. Iset po natin ng 220 degrees Celsius. Ayan, isalang na po natin sa oven. Nasa 220 degrees Celsius po siya. Ilalagay po natin siya sa loob ng 30 minutes. At makalipas po ulit ang 20 minutes, lutong-luto na po ang ating kinataang tilapia sa gata with kamyas. So, antayin na lang po natin yung ating isang niluluto at mag-ready na tayo mag-mukbang. After 30 minutes, luto na po ito. At atin na pong hanguin. At ayan po, sobrang tigas po nung asin. So, tatanggalin na po natin yung nakapalibot na asin. At ayan po, lutong-luto po ang ating tilapia. So, ready na po natin ang ating imumukbang. At yan na nga po, tapos na pong lutuin ni Dali ang napakasarap at napakalakas sa kanin na sinaing na tilapia sa gata with kamyas. Yan. At ito po yung kinulob na sa asin. Yan. So, kinulob siya. First time natin nakaluto niya, no? Titignan natin yung loob kung ayos ba. O masarap o maalat ba dahil dun sa asin. Mamaya husgahan po natin. Yan. Sana po may natutunan kayo sa ginawang pagluluto ni Dali sa kanyang paraan. At sana po, taluhan niyo po kami ngayong tanghalian na to. Yes, perfect ito ngayong holiday season. Yan. So, medyo mahal lang karne. So, dito tayo ngayon sa isda. At talaga namang masarap talaga to. So, bago po tayo kumain, manalangin po muna tayo. Ama, marami pong salamat sa mga biyayang tumawak ang basbasan. Magsilbing lakas ng aming katawan. Tatanggapin po namin sa pangalan po ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Yan. So, sa mga bata at matatandang nanonood dyan, huwag na huwag niyong kalimutan laging maghugas ng kamay bago kumain at laging manalangin. Bago kumain, so start na po tayo. Una natin titik. So meron na po yan dito. So ito, sa inyo na to, kasi yan ang malapit. Ang ganda ng pagkakaluto. Mm-hmm. Tapos may aroma siya ng dahon ng saging. Mm-hmm. Yan, so ako, dito na ako. Yan. Yan. Tapos, bubuhusan muna natin yung kanin natin ng yung gata. So, meron ka pala. Po, para po sa inyo ang aming unang subo.
Panalo. Lakas sa kanin nito. Lakas to. Kain na po tayo. Mga bata dyan, kumain ng gulay. At isda. May okra po tayo dito. May ano? Bagoong. Bagoong. Yan, bagoong po na galing sa Yan's Kitchen. Salsa pa lang, ulam na. So parang nagkaroon siya ng additional lasa dahil dun sa saging po. Plus may medyo may konting asim ng ano, kamyas. Pasili, oh. Yok lang pala. May mangga rin po tayo. Masim. Pero masarap. Asim. Side A pa lang yung tilapia ko, pero parang... Maubos na yung kanin. Sarap po. Kain po. Sarap yung gantong ulam. Lalo na pag kasama niya yung pamilya. Yeah. Tapos, syempre, madaming kanin. Naka-ready dapat ang kanin. Nag-ready na si Dali po. Tapakanin. Hindi ko lang inaagat yung ano eh, yung sili kasi pagpapawisan pa ako lalo nito. Yung green. Green. Pwede itong green. Sarap. At iyon na nga po, napa-extra rice. Grabe ikaw din ah. Siyempre. Sarap po sa kanin. Pasensya na ho ah. Ngayon lang naman to, bukas na lang siguro. O sa isang araw, o makalawa. Ako na, kuha na ito.
pagpatawad mo, rice. Pasensya na po. Ayan. So, dito na tayo sa ano. Titikman na natin yung tawag dito. Pero bago yan, shout out muna natin si Ma'am Joanne Hidalgo. Ma'am Joanne Hidalgo. Hello, hello po. Nagbebenta siya ng mga ano, mga breeded, hybrid na mga aso. Ayan, no? So, tignan natin yung loob kung naluto ba talaga. Ayan. Hindi ko nakikita. Kaya, tayo tayo. Ano? Luto naman siya. Mm-hmm. Kita niya naman po siguro. Ayan. So, yan. Ayan. Sobrang moist. Moist. Moist siya, no? Bakit kaya? So, tikman natin kung baka maalat dahil dun sa ano. Natin. Mm. Ah. Sakto lang. Hindi siya maalat. Hindi po maalat. Sarap po. Sarap. Kanya. Sobrang moist ng tilapia, no? Mm-mm. Bakit kaya? Pero hindi siya maalat. Mm-mm. Meron kasi siyang ano, kaliskis. So, huwag niyo pong alisin yung kaliskis. Mm-hmm. Siguro para hindi pumasok ng gusto yung asin. Asin. Ang sarap niya. Simpleng-simple. Ang sarap. Diba? Yan. Binuksan ko po yung electric pan. Kasi mukhang mahaba-habang ko. Oh. Yung mahaba-habang kain na ito. Hindi ko alam kung malakas po sa tenga nyo pagka ano, pagbukas ng electric pan. Paki-comment na lang po. Wala na yata ako. Ang sarap nung pagkakagata niya. Hindi siya nakakauta. Diba lang siguro nung ano? Saging. Tsaka yung aso. Tamir. Pinakamasarap na part. Mata. Ang mahaba ang episode na to. Ayan, no? Ang sarap niya. Alimut ako. Tatanggalin pala dapat yung ano. Mm-hmm.
Sobrap. So, parang bitin ka pa sa kanin. Walang eh. Meron pa ba? Wala na. Tinimot ko lang. Nahabahan ako dito, baka ako sobrang alat. Hindi, no? Bali, yun ang purpose siguro ng balat niya. Kaliskis. Ay, kaliskis pala. Ang sarap po, subukan nyo. Pwede din siya siguro lutuin sa ano, turbo, no? Pwede rin niya. At yan na nga po. Ubus na namin Naldora. Yung kanin, tapos may natira. Rekoting konti na, nagkaluray-luray na. Mamaya po, simutin namin. Namaya yan, simut yan sa amin. Kaya so maraming maraming salamat po sa sumalo sa aming tanghalian ngayon. At sana po na busog kayo at may natutunan tayo kahit papano sa ginawang paraan ng pagluluto ni Dali ng kanyang, ng aming minukbang ngayon. So highly recommended ito. Itong isdang to, yung simple lang. Yung atag dito? Kinulob. Kasi ano siya eh, hindi siya maalat. At huwag nyo lang siyempre tatanggalin yung ano, yung kaliskis. Kasi nga papasok siya. Papapasok sa loob. Ngayon, parang nagkaroon na siya ng aroma, tapos fresh pa rin yung loob niya. Kanino nung nakasalang po siya sa oven, ang abango niya. Mm-hmm. Nangangalingasaw yung amoy. So, yun. Ano naman yung loob niya, moist pa rin, okay. Yes. Then, siyempre yung ginataan. Ginataan, yan. So, sa mga nagda-diet dyan, huwag niyo pong subukan to. Bukas na lang. Bukas na lang. Pag cheat day niyo. Yes. Yan. So, shoutout na natin ang ating mga tropa. Special shoutout ulit, Joanne Hidalgo at April Bajin. Yan. Hello. Asawa ng pinsan ko sa Morong. Hello po. At special shoutout po sa Shamrin Pearls and Jewelry. Hello po. Sa mga gustong bumili dyan ng jewelry, puntahan natin yung kanilang pearls page. Mga mahilig sa pearls dyan. Visit nyo po ang kanilang page. Madami po kayong pagpipilian. Yeah. Shoutout po kay JC B. Kuya Ina Bisdak official blog. Charm Butterfly. Hello po ma'am. Ingat po kayo sa Thailand. Catherine Buen Salido. Sheena. Ace de la Serna. Hello po. Pagaling po kayo. Hello po. Mina Guevara. April Rose Amante. Karen Iranzo. At sa family Iranzo na tagat. Chaong. Hello po. Hello po. Reza Ann Balboa Lozada. Michelle Pile. Kuya Jerry Solis. Mark Dalusum. Rolly Likugan. At kay Rosemary Panya. Books Cooking. Lenlen Vlogs. Ebs TV Vlog. Marlo Mier. Jocel Dison. Thelma Buenaventura. Dominador Andrada. Rosilito Asenas. At kay Pinky Yahia ng Doha, Qatar. Hello, hello po. Adrian Zacarias, Dennis Sugabo, Nina Ryan Angelo Hornilia, Jeremy Valerio, Jester Dubai, Teresa Orlanda, Lady Miel Sabio, Mina Guevara, Jonna Revilla, Paulino Jr. Ramilo, Angelina Balayman, at asawa niya po na si Montano sa mama at si Jordan na anak niya po. Hello po. Hello po. Marites Alabro Ribares, Justin Rain Arshaga, Ethan Allen Manzano, Abul Morris, Paolo Burgos, at yun na nga po. Maraming maraming salamat po sa tumatangkilig sa aming Ewik Mukbang. At hanggang dito lang po tayo. Napakahaba na ng video. So paano? Paalam.